Good day sa inyo, netizens. Pagdating sa larangan ng scooter, isa sa mga nauna na nakilala ay ang Mio. Napakarami na kalumabas sa lineup ng Mio. At yung isa sa mga pinakauna nilang FI is yung Mio i125 or kilala ng iba sa tawag na M3. Ito talaga yung original na napakatibay sa kalsada at sobrang dami ng users nito. Even before, magpantil hanggang ngayon ay super familiar tayo sa household name na ito. At ang maganda dyan, akala ko last time na i-review ko na yung pinakamagandang kulay niya, which is yung cyan. Ngayon, may lumabas na naman na bagong kulay. Ito na nga yung matte blue candy na Mio i125 at S version pa ito. Ano nga bang taglay na katangian ng Mio kung bakit hanggang ngayon ay talaga namamayagpag pa rin ang kanyang pangalan? At the same time, alamin natin magkano nga ba ang presyo niya? Nagmahal ba? Ganun pa rin ba? Sulit ba ang bagong Mio na to? Alamin natin sa vlog na to. Isa sa mga noticeable na talagang head turner sa kanya is yung pagiging matte ng pagka-blue niya. Napakadami na nakulay blue na color variants ng Mio, pero itong isang to is ibang-iba yung pagka-blue niya, netizens. Matte pa yung finish niya. Before kasi yung matte na blue ng Mio is medyo dark yung kanyang atake. Pero dito sa isang to, mas vibrant na yung color na pinili ni Yamaha. Wala siyang mga glossy or makikintab na pang-ibabaw. At the same time, very premium looking ng pinili nila na decals na color combination para dito. Meron lang tayong white na decals, meron ka may kita na stop and start system na decals sa unahan. Dun sa emblem niya, Nedeses, kapag tinignan mo siya sa malayo, parang radiant yung nabibigay niya na feeling. Pero pag tinignan mo siya ang malapitan, ang maganda sa kanya. Stripe siya na iba't iba yung pattern, kaya mas good looking siya sa personal, parang may pagka-tribal effect. And also dun sa i125 niya, ganun din, may pagka-gradient looking sa malayo, pero meron din siya mga strips and lines, may nakasulat na S. Stands for the S version nga itong Mio na ito. Tapos parang medyo may gradient black naman dito sa may bandang gilid, at nakasulat lang with the white font na Yamaha. So basically, ang combination nito is black and matte blue. Goods na goods, kasi before, ang mga candy paint lang na talagang umuusbong is more on red. Candy paint na red. Right now, in-incorporate ni Yamaha yung candy blue na matte finish. Super premium na datingan niya. At pag nakita mo siya sa kalsada, alam mo talaga na new variant of Mio yung sinasakyan niya. Especially kung familiar ka talaga sa mga updates ng motorsiklo. Speaking of magiging familiar sa mga updates ng motor, make sure naka-subscribe and hit that notification bell dito sa aking channel para updated kayo sa mga bagong labas ng motorsiklo. Subok na na matibay talaga ang Mio i125 at before ako ay naka-Mio din, Mio Soul i125. Mas malaki lang ng konti dito sa Mio i. At isa sa mga bentahe niya ay napakaraming parts and accessories na available even for genuine parts, lalong-lalo na kung magme-maintain ka. Kaya super benta talaga na ang Mio i125. For the specifications naman sa engine, meron tayo ditong air cooling system, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder, 125cc, of course, FI na or fuel injection, and automatic transmission ang isang to with electric at kickstart. So isa sa bentahe niya, may kickstart siya. Meron din itong compression ratio na 9.5:1, at para naman sa mga nagtataka kung paano yung power output nito, meron itong maximum power na 7 kilowatts at 8,000 RPM. Habang meron naman itong maximum torque na 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. Para sa 125cc category, kalmado at banayad lang yung power output na kayang ibigay ng isang ito. Pero syempre, kung medyo mabigat yung kargada ninyo, mararamdaman ninyo na 125cc yung dala-dala ninyo at kailangan nyo pa ng higher displacement. Pero kapag dating sa mga akyatan na lugar, kakayanin pa rin naman. But of course, if you have some point of comparison pagdating sa mga 150cc category, malalaman nyo yung lapses ng isang 125cc. But for me, since wala naman akong point of comparison before, ito yung first scooter ko, naging sapat naman yung kanyang performance para sa mga needs ko. At napakadami ko na rin napuntahan ng mga lugar gamit itong Mio na ito. Kaya no doubt, kayang-kaya niya even for long ride. Syempre, para sa 125cc, makakabawi ka naman of course sa fuel consumption niya. Sa fuel tank, meron tayo ditong 4.2 liters sa fuel tank capacity. And para naman sa average fuel consumption sa magkahalong walwal mode na traffic situation, mga akyatan lugar, ay nakakuha tayo dito ng around 46 kilometers per liter. Pero magiging mas matipid pa yan dahil meron nga siyang stop and start system, dahil S version po itong candy blue ng Mio. So pag sabi S version, meron siyang stop and start system na ang functionality niya ay kapag nag full stop ka at
makabukas yung makina mo, within 3 to 5 seconds na nakahinto ka, mamatay yung makina mo, and then twist mo lang ulit yung throttle, mabubuhay na siya. Nakakatulong yun para mas makatipid tayo sa gas, and of course, noise pollution, all that stuff, napapahinga yung ating motorsiklo. Isa rin sa mga bentahe niya ay very Filipino height friendly siya, and even for lady riders ay talagang pasok na pasok ang isang to. Meron lamang siyang seat height na 750 mm, at wala pang 100 kilos ang kanyang timbang. Meron lang siyang exactly 94 kilograms sa timbang, so very good ito para sa ayaw nang ma-overwhelm na matumbahan ng motorsiklo kung ito yung nakikita ninyong first motorcycle ni. For the braking system, meron tayong disc brake na sa unahan, pero of course wala pa tong ABS, and naka-drum brake naman sa likodan. For me, sapat na yon para sa kanyang maximum power and maximum torque. Basta make sure to always use both brakes, no, para maiwasan natin yung pag-lock agad ng brakes kapag nag-stand alone lang siya or isa lang yung napiga. For the wheels naman, napakaganda rin ang handling nito at maneuverability pagdating sa mga likuan, dahil meron siyang 14 inches wheels harap at likod. To be exact, 70 by 90 yung sa unahan, 80 by 90 naman sa likuran. The only points for improvement para sa mga Mio ay naka-tube type pa. We are hoping na soon is maging tubeless na siya. Pero IRC naman yung kanyang mga stock tires, kaya masasabi natin makapit na rin ito based on my experience. But if I were to recommend na kung papalitan niya siya, make sure to use Zineos tires kasi yun yung pinapalit ko sa mga motorsiklo ko kapag bagong bili. Pagdating naman sa suspension, meron tayong telescopic fork sa unahan at meron naman tayong unit swing sa likod. And based on my experience, may pagka-stiff ang suspension ng mga Mio, which is good kapag ka magko-cornering ka, mga likuan. Pagdating naman sa mga lubak-lubak na area at medyo napabilis ka, mararamdaman mo talaga yung tagtag niya. So I highly recommend if meron kayong budget ay palitan nyo ng Motaro shocks para mas maging maganda yung feedback niya sa everyday road condition. Kahit mapalubak-lubak pa yan o mga ginagawang kalsada sa inyo, magiging comfortable and friendly sa lower back yung biyahe niyo. For the front headlight, bulb type pa ang MIUI 125. Pero marami namang aftermarket na pwede mo naman siya papalitan ng LED niya. Pati yung mga turn signals niya. Pati isa sa mga napapansin ko sa mga MIUI, puro M-shape yung kanyang mga parts. Yung pinaka-grab bar for the pillion ride, M-shape. Yung headlight, M-shape. Napakadaming M-shape all over the motorcycle. Pagdating sa seat, ang maganda dito sa MIUI na iniba na nila compared dun sa mga standard MIUI before, ay two-tone na yung kanyang seat. Meron tayong gray material dito sa pinaka-pillion ride or inyong angkas. Habang meron naman tayong matte black or parang dark gray, pero more on the black yung nakikita ko na upuan para sa driver. Also have some stitches na nakakapagpa-premium palalo sa datingan ng motorsiklo. Sapat lang din ito para sa average size ng isang Filipino, pero kung medyo may kalaparan kayo ng konti, baka makulangan pa kayo. Pero for me, sapat naman siya as long as wala ka namang ibang point of comparison. It's something na premium na parehas na nakikita ko sa stock ng NMAX. Also same sa kanyang mga handle grips, parehas naman sa Aerox, sa NMAX. And for brake levers naman, gusto ko rin yung stock niya kahit wala siyang paint job kasi maganda yung pinakakagat niya kapag ka nagpreno ka. Also meron din siyang park brake lock na sobrang easy gamitin kahit daliri lang or one hand lang kaya-kaya nang gamitin. Unlike doon sa ibang mga competitors niya, kailan medyo pupersahin mo talaga para ma-engage mo yung park brake lock. Kapag naka-engage yun, which is lagi nasa kaliwa, ay niniikot yung nasa likurang gulong mo. So good siya kapag magpa-park ka o kaya naman nasa traffic situation ka, ayaw mo maatrasan yung mga nasa likod mo or napapark ka sa medyo incline or decline na mga lugar. Good siya para hindi umikot yung likuran na gulong at hindi ka na nakapisil lang sa preno. Yung mga loob naman na parts niya, ladies, makikita nyo parang carbon-like material siya. So napakaganda ng combination and yung plastic material na ginamit dito ni Yamaha. Pati na rin yung kanyang mga fairings ay super flexible din siya. So ito yung something na good quality na kahit mabangga ka, hindi siya basta-basta mababasag. For the bore and stroke, meron tayo ditong 52.4 by 57.9 mm. And of course, marami pang color variants ang Mio na pwede nyo pagpilian. At kadalasan, ang isa sa mga bentahe nila ay 3D emblem, reflectorized din yung mga graphics niya. So kapag naiilawan ng headlight ng mga kasabay mo sa sakyan, is nag-i-illuminate siya, nag-glow. And syempre, meron din siyang blue core technology which will give you more power with less fuel. Super muscular looking din yung kanyang muffler na very familiar across all the Mio lineups. And also one thing na for me is points for improvement para sa mga Mio lineups na kagaya na itong MIUI ay sana magkaroon na ng digital meter panel dahil naka-analog display pa rin tayo. Pero ang maganda sa kanila, meron silang eco indicator na kapag umiilaw yung green na yon, ibig sabihin matipid sa gasolina yung pag-rev mo ng throttle. And then of course, kapag binuksan mo yung seat, dun mo makikita yung kanyang fuel tank at saka may konting storage din siya na sapat na para lagyan ng mga raincoat, papeles ng motor, and hindi kakasya dito yung full face helmet or even half face helmet. Pero just in case na may dala-dala kayong helmet at nangangamba kayo na baka manakaw, ay meron naman siya mga
helmet hooks na pwede mong iipit doon yung helmet mo para hindi basta-basta makuha. And kung gusto nyo naman talaga ng extra storage, I highly recommend magpakabit na kayo ng Wataro top box para mas madami kayong mailagay. Lalo-lalo na kapag nagra-ride, napaka-useful talaga at isa sa mga essentials ng motor ngayon is yung top box. Ang tanong, magkano nga ba ang presyo ng MIUI 125? Ngayon ay nakakahalaga na siya ng... Para sa inyo netizens, sulit ba ang MIUI 125? For me, if you want something na talagang may napatunayan na pagdating sa tibay, katipiran sa gas, and also maraming parts and accessories na available, even genuine parts kapag ka nagpalit kayo, napakadami available, you still want to go for it. For my opinion, I'm still hoping na in the future ay mag-upgrade na yung ilan sa mga features ni MIUI kagaya ng sana magkaroon na sila ng liquid cooling system, digital meter panel, LED na mga ilaw, tubeless tires, or even combination brake system. Yun yung mga nilook forward ko dito sa MIUI 125 in the future. But still, good thing na meron siyang stop and start system at saka Blue Core technology. Yun lang yung stand ko para sa MIUI 125. It's something na talaga napatunayan ko na matibay at very smooth i-drive. Napaka clean ng bawat rev ko sa kanya engine ay napapakinggan ko na talaga maganda yung calibration ng makina nito. Ano pang ibang mga motor ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment nyo naman sa ibaba. Kung gusto nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ted Adriano. Always keep it cool and ride safe always.